I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa lahat mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. Kung nakikita nyo guys, nakikita ko tubig yan. Kaya alam po natin yung balita ngayon dyan po sa Davao region ay talagang binaha ng gusto. So talagang kawawa yung ating mga kababayan dyan, no? Well, dahil dyan mga kababayan, sa flooding na yan, isinisisi ang current administration dyan sa baha na yan. Tingnan nyo guys yung utak ng mga alipores ni Boy Pintanel, isinisi sa administrasyon kay Pangulong Marcos Jr. Kasi sabi niya, hindi daw sila binibigyan ng pansin. Diba? Kahit daw ilalapit sa Kongreso yung problema dyan, hindi talaga daw sila papansinin kasi maraming sip-sip. Yan ang mahirap, ano? Kasi nga, dahil issue ngayon, sinisiraan ng Pangulong Marcos Jr. ng mag-amang Duterte, diba? Ang tinutukoy ko dito, si Congressman Alvarez Pantaleon. Isinisi niya sa current administration, bakit daw hindi daw ginawa yung mga unfinished project ni Digong dyan sa Davao. Diba? Hindi daw kahit 2024 budget, hindi daw sila kasama. Alam nyo, Mr. Alvarez, Congressman Alvarez, Sir, di ba't 6 years namumuno si Digong bilang presidente ng Pilipinas? Di ba ang laki po nung budget niya? Lumubo nga yung yung utang ng Pilipinas. Bakit hindi po niya tinuloy yung project na yan dyan sa Davao para hindi kayo malagay sa alangin? Ngayon nagkaroon ng flooding dyan, isinisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr. kasi hindi kayo tinutulungan. For your information, Mr. Alvarez, Congressman, yan po ay nasabi ni Pangulong Marcos Jr. na gagawin niya sa takdang panahon. Actually, kasama po yan sa 197 big ticket project niya. Yung mga hindi natuloy na mga project ni Digong, itutuloy niya. Yung iba, tapos na. Yan ang hirap po sa inyo palagi kayo nang huhusga. Dahil ba galit kayo, anti-Marcos kayo ngayon? Anti-government kayo, ganun na lang ang sinasabi niyo sa Pangulo. Ngayon, yun nga, sinabi ko, magkano ang utang ni Digong? Lumubo ang utang ng Pilipinas. Umabot na 13 trillion. Magkano na dagdag doon? I-research nyo para alam nyo. Baka sabihin ko dito, hindi kayo maniwala kung magkano yung utang ng Pilipinas, sobrang lubo. Tapos, yung mga project niya, hindi niya pa natapos. Dapat tinapos niya. Hindi lang po yan. Dahil lumubo ang utang ng Pilipinas sa pamuno ni Digong, saan po yung 15 billion ni Pulong? Ba't hindi niya ginawa ng paraan? Yun ang tanong. Dapat ginawa nyo ng paraan yan Mayroon kayong 51 billion pala tapos ngayon isisisi nyo sa administrasyon. Huwag nyo isisisi kasi yan ay gagawin sa takdang panahon dahil ang Pangulo hindi lang Davao ang bibigyan niyang ng pansin. Mayroon tayong Luzon, Visayas at Mindanao po yun. Nako, ito si Congressman naman. Ikaw naman Congressman. 3 terms ka naging Congressman. Wala kang nagawa. Hindi mo man lang nagawa ng paraan yan. 3 terms, Congressman. Ilan ba? 3 years ba sila? 3 terms, Congressman. 3 years ba yan? Di bali 9 years. Di ang tagal-tagal nyo pala, naging Congressman. Ba't hindi nyo nagawa ng paraan yan? Ay, grabe. Ang galing nyo naman. Dahil binabati ko siya si Pangulong Marcos Jr. ngayon. Sinabi ni Boy Pintanel, bangag, weak. Kaya yun ngayon ang gagawin, yan ngayon ang gagawin yung panangga para lalong sisirain ng Pangulong Marcos Jr. So, do you think ang mamamayang Pilipino naniwala sa mga patutsada nyo? Nako, kwento nyo na lang sa panot na pagong. Magtanim na lang kayo ng kamuti. Hindi lahat ng Davao anti-Marcos. Maraming mga Marcos loyalist dyan.
Oh, itong isang araw nga eh, buti pa to si speaker, mga kababayan. Ah, on time, kinabukasan, nung pumutok yung flooding, kinabukasan, nagpahatid kaagad si Pangulong Marcos Jr. through DSWD ng 150 million dyan sa Davao Region, plus yung ibinigay ni speaker na 21 million, plus yung sa dami-dami ng, bukod doon yung ano guys ha, yung food packs ha, talaga naman grabe, todo suporta. Eh saan yung ano nyo, nasaan si Pulong Duterte, bakit hindi niya ginawa ng paraan yan, ha? Para maayos yung flooding dyan. Yan ah, yan ang hirap sa inyo eh. Nagmamalinis kayo, pero bandang huli malalaman din ang totoo. Kaloka kayo, oo. So, yun mga kababayan, oh, sinabi nga ni Congressman na ano dito, tingnan yung sinabi ni Congressman Go. Nakikita nyo yan mga kababayan? sabi ng The World Tonight, basahin lang natin guys ha. Sabi ha, masyadong malaki, very historical itong sobrang paglubo ng pundo sa 1st District ng Davao City. Sinabi ni House Appropriation Chairman Representative Saldico matapos niyang ibunyag na sa panayam sa kanyang sa kanya ng DCRH noong nakarang buwan na ikinukumpara sa kanyang mga ng Departamento of Budget and Management at Department of Public Works and Highway na totoong umabot sa 51 billion ang unprogrammed funds na natanggap ni Davao City 1st District Paulo Duterte noong 2020, 2021, and 2022. Oh, see? Ah, yan po ay hindi fake news yan, ha? Tanungin nyo yung DBM, ha? Department Budget and Management, kaya Secretary Ami Pangandaman. Tanungin nyo, para sigurado kayo, mga DDSH, ha? Sa mga nabanggit na taon, ang mag-ama ni Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang chief executive ng bansa sa parehong panayam, pinakita ni ko ang listahan ng mga natanggap na pundo ng mga kongresista at makikitang malaki ang kaibahan ng funds ni Duterte kumpara sa ibang mambabatas. Kawawa naman guys. Very unfair. Dahil ba sa ama niya ang nakaupo? Ayan, oh. Pag nakikita nyo ho dyan sa itong listahan, almost lahat po yan Mindanao, Congressman. Kaya nagtataka ho talaga ako na sana dapat wala na hong baha sa Davao City kung nagamit ho yung nang tama. Oh, sabi ni Congressman ko, sabi ko sa inyo guys eh. Oh, tapos isisisi ni Pantaleon Alvarez ngayon sa Pangulong Marcos Jr., Marcos Administration, yung flooding dyan sa Davao. Oy, kundi ba naman makapalang mooks mo? Bitter ka lang talaga, Congressman. May 51 billion funds si Pulong Duterte pero binaha pa rin ang Davao. Oh, yun ang tanong. Nasaan napunta yun? Oh, sinabi ni House Appropriating Chairman at ako, Bicol Party List, si Representative Saldico na kinumpara sa kanya ng DBM at DRWs na umaabot ng mahigit 51 billion. Oh, see? Ang program funds na natanggap ng distrito ni Davao City, 1st District, Pulong Duterte sa loob ng 3 taon sa panahon ng administrasyon ng ama nitong si ex-president Rodrigo Duterte. Yan guys, spread nyo para malaman ng lahat na itong mga ito, hindi natin alam kung nasaan napunta ang malaking pera, 51 billion. Ay sus, ilang plading ang magagawa niyan guys, yung project na yan para hindi baba, ilan ito? 51 billion mga kababayan, unlucky niyan mga beswa. Yan. Kung makapagsalita itong mga ito, wagas. Akala mo napaka-perfect ang sasama ng mga pagbunganga, di ba? Yung mga lumalabas sa bunganga nila, sabi nila mag-resign daw ang presidente, sabi ni Basti Adik. Wow. Saan kayo makakita na si Pangulong Marcos Jr., na kaisa-isang pangulo, dekada na nagdaan, only the Pangulong Marcos Jr. ang nagbayad ng mahigit 57 billion utang ng mga magsasaka. Ngayon ay tumatalon sila sa saya. Sa kanya lang naman nangyari iyan guys eh. Bakit si dating Pangulo Duterte nakafocus ba sa ano? Sa mga magsasaka? Hindi. Nakafocus sa war on drug is eh. Ilan ang namatay? 7 plus. 7,000 plus. Hindi kayo naloka?
Eh baka naman yung isiniwalat ni Las Cañas na more than 10,000 ang namatay sa Davao. Pwede ka, di kayo nalok. Grabe, ang tindi. Si, nagmamalanis ka, pero bandang huli, mahuhuli din kung sino ka. Oh, yan ang hirap eh. Oh, sa tingin nyo, anong palagay nyo dito? Galing, no? Isisisi sa Marcos administration ang flooding ngayon sa Davao. Pero si Pangulong Marcos Jr., on time lagi tumulong yan. Ah, through DSWD at hinatid pa ni Speaker of the House. Tsaka iba kakita. Ah, mga taga Davao. Ah, yung nagsasabi no, Marcos resign dong prayer rally nyo. Oh, huwag kayong bitter, ang kakapal ng mga mukhs nyo. Oh, tumatanggap rin kayo pala galing sa pamahalaan Marcos. Di ba? Hindi kailang nahiya sa mga pagmumukha nyo. Oh, ito naman mga DDS, pupunta naman dito sa channel. Sa channel ko, dito sa YT. Ah, nagkakalat sila ng tae dito, sabi ko sa inyo. I-check yung mga comment nila. Di ba? Puro hatid fake news. So yun mga kababayan, anong pakapalagayan nyo? No, pakinggan nyo itong interview ni Miss Carmena ng ENC para patunayan itong si Congressman Alvarez. Ah, sabi niya, kasalanan daw ng administrasyong Marcos. Oh, see? But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Bye, 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 and baboos! Well, Carmena, first of all, no, I really respect their position. Now, dito po sa ano sa Davao, ang sentiments po namin ay pang hindi naman kasi masyadong maganda yung serbisyo na nakukuha namin from the national government ngayon. That you were elected to by the people to take care of the needs of the people as well, Congressman. Not just yes, to look true. To the national government to help your constituents. You're there. You're in a position to affect change. Go ahead. Yes, that's true. But look at this time, Carmina. Walang tigil yung ulan. Unprecedented yung flooding dito sa Davao del Norte. Why? Because when the new administration took over, 2023 budget, majority of major infrastructure projects that includes flood protection na cancel ng present administration. 2024 budget, ganun din ang ginawa. Ito yung pinrogram ng DPWH after consultation with the regional development councils. But this government, or there were governments or administrations that came before this, and we know that certain infrastructure, especially infrastructure projects and flood control programs, they don't happen overnight. Can you remind me again, Congressman, this is your, are you on your last term? So you've been there for quite a while. Yes. And you know, ito mga flood control, Carmina, these are big amounts, no, na hindi ito binibigyan sa isang budget season. Minsan, multi-funding ito eh. Multi-year funding. Ang problema, mayroong mga naumpisahan, tapos pinahinto. Yun ngayon, pagka ganitong umuulan, nagigiba ulit yung inumpisahan na proyekto. So, sayang, para ka nagtapon ng pera ng gobyerno. As you're speaking, Congressman Alvarez, really the video that we've been showing our viewers, devastating, heartbreaking, the landslides that have been happening, the flooding that has been happening there in the region. Here's the thing. The so-called People's Initiative, you stood up against that. You're standing up against that, saying it is not genuine. There is no clamor. There are more important issues. You said that about the People's Initiative. How is that initiative now different from your call to secede? I talked to, as I mentioned, several officials in the past days since your call to secede. There is no clamor. That's what they're saying. There are more important issues. That's what they're saying as well. And you look at the flooding and the landslides, that's where you need to focus on. That's what they're saying, and not this call to secede. How do you defend yourself against that?
Well, yung solution, Carmina, let's say, no, yung flooding, andyan na. Ito nga, dahil nga huli kami palagi sa priority. Kung hindi huli, nakakalimutan. Kaya pagka ganyan, eh, ano pang aasahan namin sa gobyerno? So we have to find a way kung saan ay yung namang mga concerns ng tao dito ma-address ng gobyerno. Eh, hindi niyo ba yun kayang i-address? Can't you address that, being that you're a sitting congressman? Ay, hindi kaya kung... Well, how so? Why? Kahit na anong gawin mo dyan sa House of Representatives, kahit pumasok ka araw-araw, mag-attend ka ng mga committee hearings, sessions, kapag kahalimbawa, you're not the type na marunong sumipsip doon sa nakaupo. Oh, talaga lang ha. Eh talagang wala kang ano, wala kang makukuha. Guni-guni mo lang 'yan, Mr. Pantalo. So, you're blaming the current leadership of the House of Representatives for the flooding that's happening there in Mindanao as we speak? Logically, yes. Oh, tingnan niyo 'yan, guys. Narinig niyo? Why not put you know, there's plenty of blame to go around. But there were past administrations and past leaders before we got to this. Why not blame them as well? May mga naumpisahan kasi noon eh. Ngayon, pagpasok ng bagong administrasyon, hindi ito tinatapos. Kinansel pa.